Yo, himay-himay naman natin ngayon yung mga information para sa bagong hero, si Yin. Yung passive niya, tataas yung damage niya pag walang kakamping hero na malapit sa kanya. Bagay na bagay ito sa ulti niya. Yung ulti mo naman, dadalin mo yung target sa ibang dimension. Tapos magwa-1-on-1 lang kayo doon. Kaya sure nagagana yung passive mo. At total, 1-on-1 naman yung mangyayari pag naka-ulti ka. Magandang idea din kung mag-high-end Rai ka para mas mataas yung additional damage galing sa passive mo. Mamaya papaliwanag ko kung ano yung iba't ibang emblem na sa tingin ko bagay sa kanya. Maganda ditong gamitin pang secure ng turtle o ng lord. Parang dito, nagte-turtle yung jungler ng kalaban. Kaya nung mamamatay na yung turtle, inultihan ko siya para maagaw ng kakampi ko yung turtle. Bukod sa dadalin mo sa ibang dimension yung kalaban, magtra-transform ka din bilang Lie. May dalawang bagay na nangyayari pag nagtra-transform ka. Una, mas kukunat ka kasi makakakuha ka ng hanggang 60 additional magic at physical defense. Kung napapaisip ka kung gaano kalaki yung 60 additional magic at physical defense, isipin mo na lang katumbas lang naman siya ng isang Athena shield at saka isang Antikiras. Pangalawa, magbabago yung skill 1 at skill 2 mo. Pag napatay mo naman yung kalaban habang nasa domain kayo, pagbalik nyo, magagamit mo yung Lie form sa loob ng 8 segundo. Bukod dito, may kasama din tong HP restore at saka magre-reset yung cooldown ng skill 1 at skill 2 mo. Oo nga pala, ito na yung raffle natin para sa videong to. Kung bago ka lang sa channel, bilang pasasalamat sa pagsuporta nyo, namimigay ako ng emote, starlight at mga skin kada nag-a-upload ako ng bagong video. Ang kailangan nyo lang gawin ay mag-subscribe, ilike yung video at mag-comment ka. Mas okay sana kung tips or experience na connected sa topic natin para makatulong ka din sa mga subscriber natin na gusto pang matuto. Tapos, ira-raffle natin next video yung mga comments sa videong to. Kaya umpisa na natin yung raffle. Ang mapapanalunan mo ay i-message mo lang yung Facebook page natin para i-claim yung premium mo. Punta naman tayo sa skill 1. May dalawang effects yung skill 1 mo pag nasa Yin form ka. Una, magbibigay ito ng additional movement speed. Pangalawa, ma-enhance nito yung next basic attack mo. Mas mataas yung magiging damage nito. Tapos, yung kasunod na basic attack nun, magkakaroon din ng additional damage at saka tatago sa target parang yung passive ni Clint. Ang kagandahan pa dito, may additional 35% cooldown reduction to pag nagamit mo yung enhanced basic attack. Yung skill 1 mo naman, pag naka-Lie form ka, continuous damage siya at saka may kasamang slow. Ang kagandahan nito, sa umpisa, automatic na mag-a-adjust yung skill 1 mo sa pinakamalapit na target. Kaya kahit mag-dash yung kalaban, mahabol pa rin to ng skill 1 mo. Ito din yung dahilan kung bakit magandang idea na gamitin mo yung skill 1 mo sa gitna ng ultimate mo para mas malaki yung range na nako-cover mo. Pero pag patapos na yung skill 1 mo, hindi na siya magpapalit ng pwesto at saka maka-cancel na siya pag kumilos ka o kaya ginamit mo yung skill 2 mo. Kaya kung kalaban mo si Lie tapos may dash ka, huwag ka kagan magda-dash kasi hahabulin ka lang ng skill 1 nito. Maghintay ka ng konting saglit saka ka mag-dash pag patapos na para bawas yung damage na makukuha mo. Ang isa pang maganda sa skill 1 mo ay immune ka sa crowd control kaya hindi na-cancel yung skill 1 mo. Pera na lang kung kikilos ka. Yung skill 2 mo naman, dash siya na may damage sa dadaanan mo. May bigay din tong 25% damage reduction pag may tinamaan ka na enemy hero. Kung napapaisip ka kung gaano kalaki yung 25% damage reduction, isipin mo na lang na mas malakas lang to ng konti sa damage reduction na bigay ng Queen's Wings.
Paglipas ng isang segundo, may hahabol sa'yo na golden ring. Lahat ng dadaanan nito ay makakatanggap ng damage at saka 1 second na stun. Pag naka-leaform ka naman, halos same lang yung damage at effects ng skill to mo. May dagdag lang tong knockback at saka tatagal ng 1.2 seconds yung stun. Pagdating sa emblem, may tatlong choices kayong masasuggest ko depende sa playstyle nyo. Una, kung gusto nyo ng mataas na damage, mag-high and dry kayo. Ang kagandahan dito dahil assassin emblem to, solid damage talaga yung bigay na stats nito. Plus 20 physical penetration, plus 15 na physical attack, 3.5 critical chance, 8% movement speed, at saka 5% cooldown reduction. Walang tapon, diba? Kung gusto mo naman ng medyo balance na physical damage at saka kunat, pwede kang mag-disabling strike. Yung additional 20% physical attack kasi nito, kayang-kayang i-trigger ng skill 1 mo kahit naka-leaform ka pa o naka-yin na form. Okay din naman yung bigay na stats ng fighter emblem sa'yo. Balance na defense HP at saka physical attack at saka penetration. Kailangan mo nga lang i-take note yung 15 seconds na cooldown nito, hindi tulad ng high and dry na walang cooldown. Kung aggressive naman sa lane yung playstyle mo, magandang idea kung magpe-Festival of Blood ka, para kahit papano may sustain ka sa laning phase. Wala kasing sustain na skill si Yin, kaya lugi talaga siya pagdating sa poke sa laning phase. Pagdating sa combo, may dalawang combo ako na ginagawa. Una, pag puno pa yung buhay ng target, ang ginagawa ko skill 1, tapos skill 2, tapos basic attack, ulti, skill 1, skill 2, or skill 2, skill 1 kung magdadash ka agad palayo yung kalaban. Mataas yung damage ng kombong to, kaso ang problema, vulnerable ka mula sa moment na magdadash ka sa likod ng kalaban hanggang sa paggamit mo ng enhanced basic attack. Pwede kang ma-stun o ma-burst sa mga moment na yon. Kung bawas naman yung buhay ng kalaban o kaya feeling ko kaya kong i-burst yung kalaban, ang ginagawa ko, skill 2 sa likod ng kalaban, tapos ulti kagad sabay skill 1. Maganda to kasi sakto sa pag-ulti mo yung pagbalik ng golden ring, kaya mai-stun yung kalaban habang tuloy-tuloy lang yung skill 1 mo. Pagdating sa spell, flicker yung ginagamit ko para sa extra mobility. Pwede din sigurong execute kasi mataas naman yung mobility ni Yin. Pagdating sa build, syempre ang pinakapaboritong item ng mga melee, War Axe. Para sa physical attack at penetration, samahan mo pa ng dagdag movement speed kaya sulit talaga. Tapos BOD naman para sa dagdag burst damage. Pwede nyo ring i-consider yung Bloodlust Axe kung nabibitinan kayo sa sustain. Malefic Roar naman para sa penetration. Para sa last two items, situational na siya dahil wala namang sustain si Yin, may mga pagkakataon talaga na kailangan mong bumuo ng defensive items. Tulad ng Athena Shield para sa magic defense o kaya naman Antikiras para sa physical defense. Pero kung tingin mo naman kaya mo mag-survive kahit wala kang solid na defensive items, pwedeng mag-immortality ka na lang kasi napakatagal ng death timer sa late game o kaya naman brute force para sa hybrid defense at saka movement speed. Pagtapos ng isa sa mga yon, saka ka mag-endless battle para sa true damage at para kahit papano may sustain ka. O kaya naman mag-hunter strike ka kung gusto mo naman ng penetration at mobility. Yun na lang muna sa ngayon. Salamat sa panonood.